to this picture kay Garwa tayo lang. Ibing kami lang. Yung iba hindi alam ang pagkain nito, pero mostly sa lagunan, sikat po ang pagkain nito. Ayan, nag-i-start na si nanay nito. Ito yung bibingkang itlog. Ayan po yung itlog na itip na hindi po siya totally napisa. Ayan, pinahalo ni nanay. Nilagyan na rin niya ng mga pampalasa, red ng asin, paminta, at saka lumagig sarap. Ayan, halu-haluin lang ni nanay para masarap. I-shake-shake mo, nanay. Ayan, diba? Seryoso yan. Ayan, dagdagan pa niya yung paminta. Ayan, hahaluin niya ulit yan. O, diba? Sabi siya yun. Ayan, sige, haluin niya pa naman. Haluin niya pa, ha? Ayan, yan po ang specialty ng aking ina. Ang paggawa ng bibingkang itlog. Ayan, nakita lang niya kung paano gumawa ng bibingkang itlog. Tapos yan, yung itlog po ay ilalagay sa kawali. Pero yung kawali, kailangan po merong dahon ng saging para hindi po masunod yung itlog. Ibubuhos dyan yung nalang yung itlog. Ayan, nahihirapan po siya. Dahil nagbibidyo pa siya yan. Kapag okay na yung saging, sa kanya ilalagay yung itlog, yung minix niya. Ayan, inayos niya muna. Ayan, haluhaluin niya ulit. Tapos po ay kanya nang isasaling itlog sa dahon ng saging, diba? Ang galing niya mag-video kasi hindi nakatapat yung camera sa niluluto niya. Ayan, tuturuan natin siya mag-vlogging. Ayan, ayan. Natapos po yan, hahalu-haluin niya po ulit yan para ano, maluto yung itlog. Uba siya ng panghalo. Ayan. Yung ano po, yung apoy niyan, alalay lang. Hindi po pwedeng sobrang lakas ng apoy. Kailangan po yung ano lang, low medium lang. Ayan, hahalu-haluin niya para yung ilalim, hindi masunog. Ganyan lang po yan. Ano yan? Kailangan talaga halo-halo kasi kapag hindi niyo po naagapan, masusunog yung ilalim niya. Kailangan yung luto yan. Inahalo kasi didikit yung ilalim niya. Yan ganyan. Halo-halo yung ilalim. Hindi natin siya doon kay tagawangan ng camera. Ay, hindi ko lang po sa nakatapat. No, mataas masyado yung camera nila. Pero ayan, hinahalo-halo na para hindi magdikit-dikit yung ilalim. Ayan. Para lahat po ay naluluto. Sige lang, halo-haloin nyo lang yung nanay. Okay? Very good. Sige pa, halo pa. Ayan. Galing yung nanay kung gano'n, no? Masakit nga lang sa braso. Ayan, hinahalo-halo pa rin niya. Hindi ba ako? Sige lang, haluhaluin nyo pa para masarap. Para marami kayong benta. Ayan, hinahalo-halo po po ng aking ina ang kanyang bibingkang. Ayan, diba? Yung camera niya kasi nasa mataas yung lugar. Kaya ang nakikita lang talaga yung sandok. Tsaka kamay niya. Tsaka yung konting itlog lang. Hindi po kasi talagang siya sa akin yung video. Ayan, nahalo-halo pa rin niya. Ayan, halo-halo yung pa rin niya. Ayan, kagaling maghalo. Ayan, nangalay na siya. Inamit niya yung kaliwan ng kape. O, diba? Palit-palit kasi nakakangalay po talaga. Kailangan talaga bantayan sa paghalo kasi nga po. Kapag hindi niyo pinantayan yan, hindi maluluto yung ibabaw. Kaya kailangan minimix-mix yan para pati yung ibabaw maluluto. Yan, diba? Kaya pagluluto yung itlog na hugo.
sa Laguna, itlog na bugok po tawag yan. Pero sa ibang lugar, bibingkang itlog po ang tawag. Ayan. Ayan, nilapit na ni Nan. Napansin niyo siguro na hindi natin nakikita. Yan, nilapit na niya. Yan, halo-halo lang siya, di ba? Yan, dahan-dahan ang paghahalo niya. Kasi baka magbutas yung ano. Yung dahon ng saging. Kapag magbutas yung dahon ng saging, pupunta sa kawali yung itlog. Hindi siya magiging maganda. Kaya dapat alalim lang din ang paghahalo. Ayan, medyo nilapit na ni nanay yung ano, camera. Kasi nga nahihirapan na tayo manood dito. Ngayon, halu-haluin na yung nanay. Medyo malapit na rin yung maluto. Kasi tingnan yung itlog, nabubuo-buo na siya. Halu-haluin lang. Diba? Halo lang. Para mag-mix yung lasa. Ayan. Alalay lang yung paghalo. Diyan. Para ano, hindi masira yung ating dahon ng sabi. Ayan, diba? Ayan, haluin niya ulit. Diba? Luto na yung ilalim. Kaya hinahalo niya namin. Ayan. O, diba? Sarap po niyang grabe. Namiss ko yung bibingkang. Diba? Ninali ko. Ayan, alam na yung paghalo. Ayan. O, diba? Naluluto yung ilalim pag nilibabaw ng dike. Lahat na lalim lang. Diba yan na? After 1 minute, nag-i-stop siya. And after 1 minute, halo mo. Yan, diba? Sarap mo yung guys, lalo na isa kong sumusa. So, pag may sibili at bawang, yummy, nakakaluto. Ayan, nahalo-halo ni nanay. Wow. Sobrang sarap. Diba? Try nyo yan, guys. Try nyo iluto. Sobrang sarap yan. Mabaho nga lang, pero kahit mabaho siya, pero pag kinain mo, hindi mo na malalasahan. Masarap siya. Yan ba? Yan po yung bibingkang itlog. Ganyan lang yung pagluluto. Simple-simple lang. Ang pagkakaiba ng ulam talaga, iniluluto siya sa kawali na mayroong dahon ng saging. Yan po yung ano niya, yung secret sa kanyang pagluluto para po hindi masunog yung ilalim. Tsaka para maluto lahat. Yan, halu-haluin pa ni nanay. Diba? Malapit na siya. Nakikigulitin ko na kasi nabubuo-buo na yung mga itlog. Yan, diba? Kasi nanay, haluin nyo pa. Halu-haluin nyo. Yan ang special thing. Yan. Nakakapagod din yan guys kasi continuous yung paghalo mo sa braso. Ayan o. Diba? Ang sarap. Ilang minutes na nga. Hahalo-halo din yan. Guys. Kapag nakikita mo medyo naluluto-luto mo itulog. Okay na yan. Ayan, ito mo. Unti-unti na naluluto yung itlog, diba? Pero hindi nga na sabay-sabay. Kailangan talaga may nauuna. Diba? Pak. Sarap. Yan ang special din ng Santa Cruz, Laguna. Ang bibingkang itlog. Yan, guys. Sarap. Diba? Hindi pa luto, pero masarap na. One more pa kapag luto. Yan. Medyo okay na yung kulay na guys. Buo-buo na yung iba. Diba? Alala na sila na sa pagluto. Gawa nga yung ano. Yung dahon ng saging baka masira.
Kasi pag nasira yun, wala. Didikit ng itlog doon sa kawali. Mayroon siya maghalo. Kaya yan, nabalituan. Iniwan pa niya, napagod siya. Napagod maghalo. Sige, iniwan pa niya, malapit na tayo. Naya maluto. Nakikita ko na yung ano siya. Naluluto na ako, diba? Ang ilalim luto niya. Ihalo lang para yung ibabaw naman. Ayan. Hindi ba ganun na natin yung ano, bibingkang itlog. Ayan. Hindi ba yan malapit na tayo sa katotohanan, guys. Maluluto na ang ating bibingkang itlog. Ano, sarap. Tingnan niyo. Diba ko? Wow. Ayun na. Malapit na siya. O, diba? O, diba? Ayan na. Nabuo-buo na talaga yung sa ilalim. Kailangan ka din ni nanay. Ayan yung pula sa iba pa para maluto rin. Hindi pa. Pak, ganun rin. Ayan. Pinalo-halo niya. Hindi pa ngayon. Luto na yung ilalim eh. Kaya lang kailangan niya i-mix ulit kasi para iba pa mo maluto. Yan. May ilang minuto dito na yun, guys. Yan. Ni-spread na ni nanay kasi na luto na yung ilalim niya. Tapos niyan, alalay lang yung apoy, guys. Ha? Para hindi totally maluto. Nasunod yung ilalim. Yan, medyo okay na. Yan, diba? Tapos nalagyan ni nanay na. Itlog na maalat, yun yung specialty niya. Yung may itlog na maalat yung bibingkang itlog. Kasi nga, pampasarap din yan. Yan, lagyan niya ng ano, itlog na maalat. Para masarap. Magiging sarap. Nakakagutong. Lamang masarap din yung pang-ulam. Pang-merienda. Pwede pang-almusal, hapunan. At ikot sa lahat, pampulutan. Kaya yung mga mahilig sa ano dyan, pulutan, ayan, bibingkang itlog, try niyo po. Yummy, ayan, tinakpan namin ng taon ng sakit. At magantay ng ilang minuto. One eternity later. Ayan na, tara, luto ng ating bibingkang itlog. Thank you.